Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bangsamoro. Ito ang Ulat Bangsamoro, maghahatid sa inyo ng mga impormasyon at kaganapan patungkol sa Bangsamoro Parliament. Narito ang balitang parlamento sa linggong ito. Sa patuloy na deliberasyon para sa panukalang 2023 Bangsamoro Expenditure Program, tuloy-tuloy pa rin ang pagsasagawa ng budget deliberation ng Committee on Accounts sa iba't ibang opisina ng Bangsamoro Parliament. Sa 2023 BEP, mahigit 3 bilyong piso ang iminumungkahing budget ng Bangsamoro Parliament. Iba't ibang opisina na rin ang nagpresenta ng kanilang panukalang budget sa Committee on Accounts na pinangungunahan ni Committee on Accounts Chair Deputy Floor Leader Attorney Ana Tarhata Basman. Inaasahan na rin na maipapasa ang 2023 BEP sa Parliament ngayong buwan ng Nobyembre. Samantala, sa nagdaang session ng Bangsamoro Transition Authority, 59 na panukalang batas na ang naihain ng Second Parliament simula ng inaugurasyon nitong buwan ng Setyembre. 8 panukalang batas na ang umabot na sa second reading at kasalukuyang nasa committee level at 15 resolusyon naman ang inaprubahan. Kabilang sa mga panukalang batas na nasa second reading ay ang dalawang priority codes katulad ng Bangsamoro Electoral Code at Local Governance Code. Nauna ng naisabatas ng Bangsamoro Parliament ang tatlong codes kagaya ng Administrative, Education at Civil Service. Nakasaad sa Bangsamoro Organic Law na kailangang maisabatas ng Bangsamoro Parliament ang mga codes na ito sa panahon ng transition period na hanggang taong 2025. At yan ang mga balitang parlamento para sa linggong ito. Para sa patuloy na updates ng BTA, maaari niyong i-like at i-follow ang ating official social media accounts at BTA Parliament at bisitahin ang ating website at parliament.bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ni Speaker Attorney Pangalian Balindong at ni Secretary General Professor Robby Angkal, ako ang inyong lingkod, Sheila May Piang de la Cruz mula sa Public Information Publication and Media Relations Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service. Kami ang inyong mga tagapag-ulat na maghahatid sa inyo ng mga kaganapan at impormasyon patungkol sa Bangsamoro Parliament. Muli, magandang hapon. Wassalam.